Oh, yung unang attend mo, 1515. No? Pero yung pangalawa, naintindihan, ay, kaya pala siya nagwa-1515. Kasi ganun pala yun. Oh, may idea ka na. Medyo naintindihan mo. Umattend ka on the third time, you understand better. Medyo kabisado mo na ngayon. Pang-apat mong attend, you memorize. Yan. Pang-apat mong attend, memorize. Mula umpisa hanggang dulo, kabisado mo na. Pati joke ng speaker, alam mo na kung kailan ipapasok. No, di ba? On the fifth time na pumasok ka, you internalize the business. Ibig sabihin, nasa dugo mo na, nasa sistema mo na ang aim, global. Anong palatandaan na nasa level ka na nito ng understanding of our business? Pag nasa internalization stage ka na, ganito po yun, nasa sistema, nasa dugo na. Una, pag may kausap ka, kahit anong topic, pinipilit mo lang talaga. Kusang lumalabas sa aim, global. Tama po ba? Parang pagtingin mo, nako, nakita mo yung kausap mo, three layers yung bilbil, no? Nanggigigil ko, no? Ah, di ba? Tingin mo, 1515 talaga, no? Di ba? Tapos may nakita ka, may narinig ka lang, no? Naku, ang taas ng blood sugar. Tingin, no? Di ba? Alam mo na, anong irereseta mo? Naku, C24/7, restore life na to, tama po ba? Nakarinig ka lang, ano mo, ang taas ng aking blood cholesterol. Tingin! Oh, diba? Alam mo na, nasa internalization stage mo na. Kahit tulog ka pa, nagbibilog-bilog ka. Yun, talagang internalization stage na yan. Pero, kung merong chismisan, nakapag-chismisan ka pa, wala pa, malayo pa sa katotohanan, bigyan mo bonus sarili mo. Umattend ka on the sixth time. No? So, una, ten, excited ka lang. Yung second, you understand better, you memorize, you internalize. Bigyan mo bonus sa sarili mo. Umaten ka, pang-anim na beses. Kung ang pang-limang beses na internalize mo na, ang pang-anim na beses, kamukha ka na ng speaker. Power! Pero ulitin ko po, hindi po matatapos dito. No? Continue learning, tama po ba? Yes! And by the way, there are so many ways to learn about AIM Global. The proper way is to attend here, no? Ang tawag po dito, centering. Ang pagpunta niyo po dito, that's part of the training na yung attitude mo, tinitrain na, tama po ba? Yes! Yung patience mo, yung sacrifice mo of your time, it might be some of you here today sa mga ganitong oras, nasa sala ka na ng bahay mo, sinubaybayan mo na yung paborito mong teleserye, tama po ba? Yes! No? But since nakita mo yung vision ng Englo, man, nagkaroon ng hope doon sa pangarap mo, so, sinacrifice mo yung time for the teleserye, or it might be sa mga ganitong oras, you are with your loved ones already supposed to be. No? Nasa bahay ka na, asikaso mo na yung anak, yung asawa mo, sinacrifice mo, kapatid, that's part of training. Tama po ba? Yes! No? Now, kasi ang tagumpay sa AIM Global ay hindi po overnight success. Hindi ito parang munggo, binabad mo ngayong gabi na to, kinabukasan, may toke ka na. Tama po ba? Yes! No? Baguhan ah, first timer, no? Hindi ito parang munggo. Na pag binabad mo na ngayon, kinabukasan, may ulam ka na. Yes. Ang pag-aim global ay parang pagtatanim ng mangga. No? Ang pagtatanim ng mangga ay 3 to 5 years ang pag-aalaga mo ng mangga na yun. Tama po ba? Yes. Pero kapatid, ano yung 3 to 5 years na pag-aalaga? Yun yung period na dinidiligan mo yung mangga. Yun yung period na nag-aabuno ka ng mangga. Yun yung period na nag-i-spray ka ng mangga. Ganon din po sa AIM Global. Dadaan ka sa period ng mga yon. Pero kapatid, yung mangga, on the 6th year, mamumunga na yon. No? Ang mangga, pwedeng patay ka na. Ang mangga mo, buhay pa rin. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbunga. Ganon din sa AIM Global. No? So yung iba nakakaintindi na yun ang proseso.
No, yun ang proseso. So, dapat mong intindihin. No, na ganun talaga. You sharpen your soul. Ika nga. Training enables you to develop your 100% belief in the system. So, gaya ng sinabi ko kanina, wala rin pagkakaiba na pag talagang kabisado mo lahat ng corner ng AIM Global, since binabad mo yung sarili mo sa lahat ng learning sa training sa AIM Global, you are 100% your belief system ay talagang buong-buo. Pero magiging kulang lang ang kumpiyansa paniniwala mo sa ating negosyo kung ikaw din kulang sa kaalaman sa ating negosyo. Tama po ba? Yes. So kung meron ka pang feeling na hindi mo kayang gawin ang AIM Global without your upline, kapatid, push yourself. Klaro po? Yes. Kasi your goal or its objective is to be independent with your upline as soon as possible. Tama po? Yes. No? Your upline, swerte ka pag andyan yung upline mo in the startup stage. No? Pero kapatid, ilagay mo na ngayon sa isipan mo that your upline cannot be with you forever for the rest of your life sa pag-iim global mo. Kasi ganito po, ang uplines, napakaraming downlines tinutulungan. Isa ka lang sa tinutulungan niya. Tama po ba? Yes. No? Kung babagal-bagal ka na matutunan ang AIM Global, kapatid, ako na mismo magsabi sa inyo, ihanda mo sarili mo, iiwanan ka talaga ng upline mo. Tama po ba? Yes. Tapos drama-drama ka ngayon. O, di ba? Eh, kasi, iniwan naman ako ni upline. O, di ba? Hindi naman umalis tong ating opisina. Tama po ba? Ulitin ko po, your failure in our AIM Global business ay talagang nakasalalay sa iyong mga kamay. Tama po ba? Yes. Ako niya ibig sabihin? Yes. I would like to share to your story. May isang lolo, may isang apo. Itong apo ngayon, idol na idol itong lolo niya. No? Sa sobrang galing nitong lolo na to, talagang believe na believe nitong apo na to. Isang araw, tines ng apo yung kanyang lolo yung galing. So ginawa nung apo, nasabi niya, "Lolo, hulaan mo. May ibon akong hinahawakan sa likod. Hulaan mo, lolo, kung itong ibon na to ay patayo buhay." Anong sagot mo, lolo? "Apo, pag sinabi kong buhay, yung ibon na yan, pipilipitin mo. At ipapakita mo sa akin, patay. Pero pag sinabi kong patay, yung ibon na yan, papakawalan mo." Anong moral lesson ng story? Yung AIM Global, mga kapatid, ay nakasalalay po sa inyong mga kamay. Nasa iyo, kung bubuhayin mo or papatayin mo. Tama po ba? Yes! Sino sa inyo dito that someday, lahat ng pangarap mo sa buhay ay yakap mo na? Raise your hand. Yes. No? Masarap ba mangarap? Yes or yes? Pero kapatid, swerte po kayo na nasa kwarto kayo na to. Swerte po kayo na nandito kayo sa isang kumpanya na nagtulak sa inyo, matuto sa inyo, nagturo sa inyo ng mangarap. Don't you know sa labas na maraming kumpanya, you cannot afford to dreams. Yes! Yes. Yes or yes? Yes! Because if you're earning 200 pesos a day, definitive dreaming for a car, how many years ka mag-iipon para sa gulong lang? Tama po ba? Yes! Nakanibig ko sabihin? Yes! If you're dreaming for a house and lot, 5 million house and lot, kapatid, 300 a day or 500 a day would not be an answer. Tama po? Yes! AIM Global, kapatid, isagad mo na lahat ng gusto mong pangarapin sa buhay. Mangarap ka na ng mga imposibleng mga pangarap sa buhay. Kapatid, we're going to guarantee you. Gawin mong tama, mag-umpisa ka ng tama. Darating po ang panahon, yakap mo na yung mga pangarap. May, napatunayan na namin for the last 9 years. Ulitin ko po ha, ang AIM Global ngayon wala sa stage na mga ngako pa lang.
yung lahat ng pangako namin noon na i-deliver na po. Tama po ba? No? So, ika nga, hindi na po tayo magpapatunay pa lang, napapatunayan na po. Para po matupad yung ating mga pangarap, of course, it starts from you. Mula sa iyo, dapat una mong ayusin yung sinasabi ko kanina, yung good learning and listening attitude mo. No? Now, bago ko makalimutan, this is my tip po sa inyo. Please be honest with yourself what you are going to do right after this training. When you go home tonight, no, please be serious, isulat niyo po lahat ng baluktot niyong pag-uugali. Listen niyo. No, lahat ng negative. Kasi ikaw po nakakakilala sa sarili mo. Ilista mo yan. Chismosa ako, no, malandin ako, reklamador ako, etc., etc. Lahat mo yan. At syempre, lahat ng positive na attitude mo, ilista mo rin. Kapatid, ilagay mo yung lahat, yung pag-uugali na yan, ilagay mo sa lugar ng iyong bahay na lagi mo siyang nakikita. At ilagay mo doon, I will promise, no, mangangako ako sa sarili ko na magbabago na ako sa lahat ng mga negative attitude ako. Magbabago. You promise. 1% per day, mangangako ka na magbabago ka. Kapatid, after 3 to 4 months, you are a brand new person. Yeah. Halimbawa, nilalagnat ka sa isang araw pag hindi ka makapag-chismis ng 10 beses. Uy, huwag kang ganun. May mga mundo na ganun. Parang kasiyahan sa kanila na makapag-chismis ng mabuma. Parang nilalagnat sa isang araw pag hindi sila makapag-chismis. Uy, ano ko ba siya? Ay, umuwi niya umaga na. Hindi niya alam, call center pa ng trabaho. Di ba? Ano punto ko? Kinabukasan, mangako ka. Ay, nako, bukas 9:30 na lang ang chismis ko. Oh. On the 30, nagiging 8 ko na lang ang chismis mo. Kapatid, on the 3rd and 4th month, ikaw na po yung bagong ikaw. Mariklamo ka. Since nababantayan mo yung pangako mo sa sarili mo na magbabago ka, instead na magre-relay ka, hop! Ah, okay, apply. Kaya ko yan, oh. Kahit sakit-sakit sa loob mo, di ba? Ganun talaga sa umpisa, no? Na parang nagre-resist pa. Pero sa ayot sa gusto mo, kung gusto mo talaga ng tagumpay, kapatid, lahat ng baluktot, kailangan mo talagang i-do-it, tama ko ba? Yes! Because yung baluktot mong pag-uugali ay hindi requirement para sa biyahe ng tagumpay. Yes! Tama po? Yes! Kasi kung baluktot, definitely matatagalan ka kasi baluktot na mga daan din ang dadaanan mo, tama po ba? No? Eh, ano yung baluktot? Ay, uy, dito ka na lang. No, mas maganda niyan. Dito sa yung iwon, no? Ano ba tawag mo? Pangalan ko lang. Iwan ko na lang. No, no. Para nakaka-relate kayo. No? So, ano yung attitude na dapat meron ka? Yung tinatawag na attitude to learn. The attitude na willing kang matuto. Pag sinabi na apply mo, apply up. Partner, meron tayong special training. Saan? Sa Laguna. Ay, nakatira ka sa Baguio. Apply. Ah, okay, apply. Di ba? Nakalibig ko sabihin. Yes! Kapatid, one of the reason why let's give a credit to our top one, Joseph Lee. One of the reason bakit siya number one. Grabe po. Lahat ng downlines yan ng mga leaders pag sinabing special training. Lahat ng leaders ni Joseph all over the Philippines, no? Kailangan makarating lang ng Legazpian by all ways and means. Mag-eroplano ka, magbarko, no, magbus, maglakad, magbangka, no, paahit ka ng mantika sa kilikili mo, makarating ka lang ng Legazpi. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ganon ka-obedient ang kanyang mga leaders to learn.
Samantala, mayroong ibang upline, magpatawag lang ng training sa downline siya. Tawid na lang ng kalsada, hindi magagawa. Saka niya ibig sabihin? Yes! No? So it might be there's a problem on the attitude part. Tama po ba? Yes! No? Bakit kailangan mo mag-learn para may tuturo ka? Yes! Tama po? Yes! No? Wala kang hindi ka makapagturo, wala kang maituro pag hindi ka nag-aral. Tama po ba? Yes! Bakit ka hindi nag-aral? It might be problema mo pag-uugali. Baka mas marami kang excuses and alibay. Tama po ba? No? Eh kung wala kang alam, don't blame your upline. But blame your... Sir. Klaro po? Yes! No? Now, pag may tinuruan ka, may ka-duplicate ka. Yes. Tama po? Yes. Now, this is the wrong way of doing network marketing. May mga upline, lagi na lang sila. Downline. Ako mag-OPP, ako mag-product, ako mag-closing, no? Ako magpapirma ng application form, lahat. Diyan ka lang. Ah, tuwa-tuwa naman yung downline. Galing talaga ni upline lang. Talaga ako ni upline. Wala ka namang alam. No, nawala si upline, pati ikaw, anong nayari sa iyo? Nga. Kaya huwag kang matuwa pag si upline lahat gumagawa. Kulitin mo, upline mo. Upline, turuan mo na ako paano mag-closing. Upline, turuan mo na ako paano mag-one-on-one. Upline, turuan mo ko sekreto paano mag-present ng 7 heads. Sa mga negosyante, na kanyang ibig sabihin? Yes. Pag hindi pa yung tinuro ng upline, huwag mong tantanan yung upline mo. Anong purpose ng ganito po? Ikaw naman upline, there's the reason why there are so many uplines na worn out. Bakit? Siya na lang lahat. Itong downline ko, 2 taon, hindi pa marunong magsalita. Ano ko? Kasalanan mo rin. Tama po ba? Yes. Nasubraan yung pag-baby ng upline mo. Naku, huwag mo nang gamitan ng baby room yan. No. Naku, yung ibig ko sabihin? Yes! Guys, it's not good na sobrahan yung pag-baby. Well, definite network marketing is a relationship business. But minsan, nasubrahan ang relasyon, nag-suffer ang production. Yes! Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? Yes! No, di bali one production itong downline namin. Downline ko, basta close kami. Ha? Diba? 3 taon, pareho kayo walang kita. No? Di bali, close naman kami. Ha? Naging global ba kayo? Anong punto mo? Uplines, lahat ng alam mo, ituturo mo. Anong punto dito? Ganito po. This is the best way how to teach and duplicate yourself. Now, for example, taga-introduce. Simpleng trabaho, taga-introduce. Don't you know that marami pa hindi talaga na-perfect yan? Okay, now, simula ko sa simpleng taga-introduce. So, halimbawa, kung ikaw upline, umattend ka sa mga trainings, so natutunan mo talaga yung tamang pag-introduce ng speaker. Tama po ba? Yes. No? So ngayon, since meron kang naturuan na downlines paano mag-introduce, so ngayon, yung downlines mo, na-duplicate mo na yung sarili mo. So instead na dati, ikaw yung speaker, ikaw pa yung nag-introduce sa sarili mo, di ba? Ang speaker po natin ngayon, wala pong iba kundi ako po yun, no? Di ba? Yung downlines mo, tuto, yes! Upline ko yan, di ba? So since tinuruan mo yung downline mo, nabigyan mo ngayon ng trabaho yung downline mo. O partner, nag-training na tayo ha. Paano ang tamang pag-introduce? So binigyan mo na yung assignment yung downline mo. Now, ito po yung tama. Huwag mong biglain yung downline mo. Kasi halimbawa, ganito karami. Kinalabit mo agad yung downline mo. So partner, introduce mo ako. Eh, hindi mo dinaan sa training. Naku, baka manghimatay yan dito. Problema pa namin yun. So, i-practice mo muna in a small audience. Tama ko ba? Halimbawa, sa Sabado, may home party ka. No? 10 people. Ah, supporter, sama ka. Sa Sabado, may home party ako. Ah, talaga, apply? Sige, apply. Pero trabaho mo, mag-introduce ka sa akin. Ah? Ay, apply? Kaya mo yan. Di ba? Training na tayo ganun. O, sige. So, 5 people, 7 people, ginawa na downline mo. So,
3 times, 4 times, 5 times ginawa na yun, ibig sabihin, marunong na yung downlines mo. Dating ikaw pa nag-introduce sa sarili mo, ikaw pa speaker, nagawa na ng downlines mo kasi may naturuan ka na, tama po ba? Yes! No? So, nabawasan mo na yung trabaho mo. Dati ikaw apply, taga-OPP ka, present mo, product, marketing plan. Pero since nag-aral ka nga, may na tinuruan mo downlines mo, meron ka ngayong downlines na tinuruan mo about the products. Now, tip. Sa dami ng produkto natin, huwag mong biglain yung downlines mo. O partner, ikaw mag-product. Baka mapaihiyan dyan. Baka sasabihin ng downlines mo, oy, ito po yung products namin. No, first time ko pong magsalita. No? Yung usage and benefits, iti-text ko na lang po sa inyo. Kasi hindi na niya alam ano sasabihin. Okay. Now, the best way to teach and duplicate is like eating a hamburger. Sino dito ang kayang kumain ng hamburger? Isang buong hamburger, isang subuan, isang lunukan. Ratio. Wala. But how do we eat a hamburger? We buy piece by piece. Same thing with teaching and duplication. Kaan, ano po yun? Partner, sa Sabado, may home party ako. Sama ka. Pero bigyan kita assignment. Ikaw mag-present ng C24 at saka complete. Dalawa lang product i-memorize niya. Tama po ba? So pagdating doon, dalawa lang. Sunod na naman, sama mo naman siya. Yung dalawang product, dinagdagan mo na naman dalawang para, uy, partner! Apat na product. C24, complete, colidos, at saka restore line. Oh, okay po, si apply. Next, dinagdagan mo hanggang lahat ng produkto makabisado niya. So, pagkabisado niya lahat, pwede mo na siyang isabak sa proper product knowledge. Tama po ba? Yes. Same thing with the marketing plan. O partner, introduce mo ko, or you assign somebody taga-introduce, isa mong downline naman, company profile lang. O, di ba? So, hindi ka naman siguro mamatay. No, pag company profile ang ipipresent mo, paano nagsimula, no, sinong may-ari, etc. Ganun lang, sanayan, tama po ba? Hanggang sa makabisado na. It's a big no. Marami ba talaga? There's so many people, mas gusto pa nilang mapiring squad kaysa humawak ng microphone. Totoo po yun. There's so many people sa mundong ito that they have the fear of talking to public, tama po ba? Guys, kung ikaw yung ganun, now, make it as a goal sa sarili mo, na yung fear in public speaking ay ma-overcome mo. Pag na-overcome mo yan, yan yung hindi kayang bayaran ng pera, tama po ba? Yes. No? Maraming ganun, na may nakatagong potential sa sarili niya, pero nangingibabaw lang yung takot na tumayo, tama po ba? Yes. Kapatid, if you want to become successful in AIM Global, you should know how to hold a microphone. Tama po. Yes. You should know how to write in front ng magsusulat. Naku, ano ba ibig sabihin? Yes. No? Kasi, yun ang, ngayon, marami ka nang naturuan ngayon. So, dati ikaw taga-introduce, OPP, marketing plan, closing, marami kang naturuan, you assign somebody for the product, you assign somebody for the marketing plan, you assign somebody na naturuan mo ano ang tamang closing, anong trabaho mo na ngayon? Kumaway ka na lang. Tama po ba? Or, ikaw apply, sharing na lang. Naka niyo ibig sabihin? Yes. No? May in-assign ka na naman ng mga sharers, anong trabaho ni apply? Kumaway na lang po. Hi, ako po yung nakikita ano dyan. Totoo po yun. 5 years ago, tsetara, tsetara. Naka niyo ibig sabihin? Yes. Ano? Ang objective natin dito, is madeligate po yung trabaho. Klaro po? Yes. Para iwas burnout, and definitely network marketing is a business of teaching and duplication. Apply, huwag mong suluhin lahat ng trabaho. Klaro? Yes. At downline, huwag kang matuwa na lahat ginagawa ni upline at ikaw nga ka na lang. Well,
ma-appreciate natin may mga uplines ng ganun. Pero guys, this is your business. No? Negosyo mo tong sarili na to. 90% ng tagumpay nakasalalay sa iyong mga kamay. Tama po ba? Yes. No? So mas masarap kasi ma-experience yung tagumpay na ikaw mismo yung trumabaho. Yes. Klaro po? Yes. Masarap gastusin yung kinikita mo, i-enjoy yung success mo sa global na ikaw mismo from the scratch up to narating mo yung tuktok ng tagumpay. Tama po ba? Nakang ibig sabihin? Yes. Of course, along the way, there's somebody who will guide you, who will teach you. No? Pero, to hanggang sa dulo, do not expect all the time, everywhere you go, your upline is there. Yes. The soonest possible time, you learn the business. The soonest possible time, be an independent to your upline. Pag may mga malakihan na, that's the time, humingi ka ng reinforcement. Pero pag mga table talk, small group, kayanin mo na, tama po ba? Yes or yes? Yes. No? Now that is the time that you multiply yourself. Dati ikaw lang, marami kang tinuruan, maraming na-duplicate, you assigned, you delegated all the jobs, napaparami mo na yung sarili mo. Na dati, walang activity ang grupo mo pag wala ka-apply. Pero since marami kang naturuan at na-duplicate, so kahit ikaw apply, wala kang ginagawa, yung lahat ng naturuan at na-duplicate na delegate yung trabaho, tuloy-tuloy ang activity mo. Tama po ba? Yes. Kapatid, network marketing or AIM Global, ganito po. The size of your income will much depend on the size of the activities of your group. Klaro po? Yes. Kaya titingnan nyo po yung bubble chart na yung genealogy mo, sino sa buong grupo mo araw-araw, linggo-linggo, ang may mga activities ng AIM Global. Ano yung activities? Sino kaya dito sa grupo ko ang may nag-home party? Sino kaya dito ang may nagre-recruit? Sino kaya nagdadala sa opisina ng Indio? Sino kaya ang nagpo-purchase, etc.? Nakuha nyo po? Yes. Ulitin ko, the size of your income will much depend on the size of the activities of your network. Klaro? Yes. Maraming ginagawa equals maraming production, maraming income. Klaro po? Yes. No? Now, pag walang kita, no, wala, definitely walang activity yan. Malinaw? Yes. Now, once you have multiplied or leveraged yourself, that is the time you have built your network. Do not claim that you are a networker kung mag-isa ka lang. Now, your network should be composed of three. Tatlo po yan. Your network should be composed of users. So kung ikaw po to, ito yung buong genealogy mo. Your network should be composed of users, should be composed of retailers, and should be composed of network builders. Anong ibig sabihin nito? Hindi po lahat ng nasa inyong genealogy ay network builders. There are so many na magiging downlines po natin along the way na ang habol lang nila is the discount. Pang-user lang talaga sila. Tama po ba? No? Now, ito pagkakamali. Maraming mali. Na, alam mo na na may downlines kang less productive, dito ka pa nakatutok ng maraming panahon at relasyon. Na akala mo ito ay agila, pato pala. Pinipilit mo pa siya. Naka yung ibig sabihin? Yes. Maraming kang nasayang na panahon, effort, and even money sa mga pato, manok na mga downlines. Tanggapin mo, kapatid, sa madaling panahon na kung pato talaga yan, huwag mong pilitin paliliparin. Naku, anong ibig ko sabihin? Yes! Dalawang taon na tinutukan. Naku, agila talaga to. Agila talaga to.
Naka niyo ibig ko sabihin? Yes! Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na nasubrahan ng relasyon, nag-suffer ang production. O di ba, walang kita, close naman kami. O di ba, naka niyo ibig sabihin? Now, sometimes, ito, sana maiwasan to, na hindi mangyari sa grupo nyo. Minsan may mga tao guys na nagtatampo. Si Aplen. Lagi lang nakabuntot sa kanya, again. Kami ng mga productive, wala namang time sa amin. Di ba naman yung ibig sabihin? Yes. Guys, anong punto ko dito? In as soon as, kung ikaw upline, dapat matalas ka ng mata at pakiramdam. Pagtingin mo talaga, yung downlines mo ay patorma, no? Dapat mabilis kang mag-next. Tama po ba? Yes. Para mahanap mo na agad yung agila mo. Tama po ba? Yes. Tama yung ibig sabihin? Yes. No? Kasi tanggapin mo that your network is composed, dapat, whether you like it or not, nandyan talaga yung tatlo. Do not expect buong genealogy mo, lahat ay agila. Hindi. Meron talaga dyan, isinilang na pang-user lang. Meron naman iba, mas gusto pa nila yung magbenta na magbenta kaysa mag-recute. Anong punto ko to? Pag-identify mo na agad na users and retailers lang, saan katututo? Sa mga taong network builders. Kasi ito yung talagang lumalaban. Ito yung mga agila. Ulan, bagyo, sugod. Naka niyo po? Yes. Pero ito, ay naku, upline. Naku, baka uulan kasi upline eh. Di ba? Naka niyo ibig ko sabihin? Naku, upline, mainit eh. Oh, mga sala sa init, sala sa lamig. Di ba? Pero ito mga to, Diyos ko kapatid, kahit signal number 5, sumod yan! Eto, rainy season is coming. Pansin niyo po yung Facebook page natin. Makita ka, dami dyan. Kahit ba, no, ang caption, naku, i-deliver ko na to, bago pa, baka magbago ng isip. Imagine ha, naka-raincoat, etc. Sugod ang baha. Bakit? May delivering 7 hymns. Yes! Naka niyo ibig ko sabihin? Yes! Kapatid, yun yung mga hanapin mo. Pero yung maraming excuses and alibis, at least alam mo na ha, ganun ka. Pero huwag mo naman sabihin sa harapan niya, naku, pato ka mula ngayon, kalimutan na tayo ng line. Kapasakit ka naman ng damit. What you're going to, anong punto ko? Kung 7 days a week na dati, magkasama kayo nito, bawasan mo. Naku, may ibig sabihin? Eh, partner, pasensya ka na, busy-busy talaga ako, no? So, napapansin mo, once a week na lang kami nakikita niya upline, ha? Yung once a week, nagiging once a month na. Di ba? No? Andun pa yung relasyon, pero you focus your time, effort, at konting pera dito sa mga taong willing lumipad, anuman ang sitwasyon or panahon. Tama po ba? Yes! Naka niya ibig sabihin? Yes! Are you learning? Yes! Guys, if you have built your network, definitely your income will follow. Do not expect income if you haven't built your network. Tama po ba? Yes. No, may narinig, may mga stories kami dati na nag-member na, tapos nakakuha na ng video, tapos bumalik, nagreklamo. Eh bakit nakailang balik na po ako sa video, walang income na pumapasok? Nung tinignan na, sir, ano pong pangalan niyo, sir? Username, tinignan namin. Sir, wala ka pa naman na-recruit? Ano, nagre-recruit pala? Wait, hindi yung biro at totoo yun. Yeah. Dati kasi dito ako sa operation. Naka-encounter. Nakailan po akong balik-balik sa video, wala pong lumalabas po. Eh, siyempre, akala may seryoso yung phone, so di-chinek namin sa system. Sir, wala ka pa namang na-recruit? Ay, mag-re-recruit pa lang? Huwag maghanap ng kita if you haven't built your network. Tama po ba? Yes! Question. Is your net working? Yes! Yes!
Meron iba, may network na. Una, makita. Make sure that your net is working. Tama po ba? Yes! Parang ang indoor ba? Parang pang pangingisda to. Lambat. No? Baka yung lambat mo, maraming butas. Tama yung ibig sabihin? Yes! No? Now, to build your network, you have to multiply or leverage. To multiply or leverage, you have to delegate all the jobs. How to delegate? You should duplicate. How to duplicate? You should teach. For you to teach, you should learn. And for you to learn, have the attitude, the willing to learn. Ladies and gentlemen, kung sinunod mo to, darating pong panahon, yung pangarap na yan na sinasabi mo, alam mo, mas, pag, anong ganito sa Engloban? Pag natupad mo yung isang pangarap mo, ang sarap mangarap ulit. Yes! Yes. Power! Nung una, okay na sa akin yung Hyundai Ion. Di ba? Okay na sa akin yun. Di ba? Siyempre, safe na safe ka sa pangarap mo, di ba? At least okay to, kaya ko to i-monthly, ha? Di ba? 3-4 months kung kaka-drive. No? Imagine, nasa EDSA ka, tinabihan ka ng Montero, nanliit ka. Ano? After 6 months, nangarap ka ulit. Ah, yung Hyundai mo nagiging Vios. Yung Vios mo nagiging Montero. Ah, yung Montero mo nagiging dump truck. Ah. Dati, no? Boarding house ka lang, no? Sa squatter, no? Ah, 500 per head. Ano yan? Ano yan? Beach facer, no? Beach. Pero paglabas mo, base space ka lang. Grabe yung pangarap. After 1 year, 2 years, okay na to, row house, subdivision. After 1 year, 2 years, magulo dito. Ah, lipat ka ulit. Ah, pwede na sa akin to. 3 million house lang. After 2 to 3 years ulit, yun na. No? 5 million, 7 million. Alam mo sa global, tingnan mo, no? Para panahon, nagsawa sa mga kotse, nagkaroon tayo ng yung mga Hummer, yung Hummer time. Nagsawa sa Hummer. Ngayon, sports na. Ngayon, naku, may nag-umpisa na. Sa tagbilaran pa, yati na. Wow. Di ba? No? Nayati na. So, darating ang panahon, maniwala ka sa akin, no? Home party, naka-aeroplano, naka-chopper. No? Saan ka applying? May home party ako. No, private jet. Meron ka ng private pilot? Ano ka sunod nun? Yati, no? Submarine. Pero, alam niyo po, everything in life, it starts from imagination, you dream. Gaganaan po sa Engloban, ganito lang ang problema sa labas. Kahit mangarap ka, if your company you are with cannot afford to make your dreams come true, wala kang magagawa, tama po ba? Yes! Yes. Pero sa Engloban, yun ang sinasabi namin, masarap mangarap. Bakit? Eh, lahat ng nangarap noon, 9 years ago, naibigay lahat ng Engloban, tama po ba? Yes! Kaya napaka, sa mga baguhan po ganito, huwag kayong mawiwerduhan. No? Kaya po marami na masarap kasama ang networker na taga Engloban kahit buong damagan, kwentuhan puro pangarap. Bakit? Hindi nakakapagod kasi yung pinagkukwentuhan puro positive, tama po ba? Yes! Eh sa labas, anong pinagkukwentuhan? Puro negative, chismis, tama po. No? Negative yan eh. It's nakaka-drain ng energy. No? Our next topic is what is network marketing? So, ito marami. Mababasa mo sa mga maraming libro. Pwede sa Google. Iba-ibang meaning po dyan. System of moving products from the factory to the consumer.
through an organization of users, retailers, and network builders. Oh? Or it might be a word of mouth approach, selling products directly to the consumer. Or distributors are given the commission instead of paying the media for advertising. Totoo naman po yan. Let's give an example. For example, isang Coca-Cola na 12 ounce. Magkano po sa factory yun? Production cost na isang 12 ounce ako. Hindi, magkano sa tindahan ang 12 ounce? 10, 12 pesos sa mga po ba? Don't you know that the production cost of that 12 ounce is just only 1 peso 50 cents? Kaya siya lumaki because of the channel of distributions, no? From the factory dumaan sa wholesalers. Si wholesalers, ano ginawa? Humanap ng mga area agents pa. Bago sa sali-sali store. Hindi naman pwedeng customer ka, pwede kang diretso sa planta. Uy, pabili po ng 12 ounce. Hindi pa pwede yun. Ano, diba? Ito pa matindi. Ito, media for advertising. Sinong artista kinuha ng Coca-Cola company yun? Nakita natin sa TV, gumanon lang, oh, pak! 5 million na bayad ni Coca-Cola. No? Kanino pinasa yung 5 million? Sa ating consumer. Tama po ba? Yes. Network marketing from the factory, instead of paying advertising cost, no, binibigay sa artista, ginawa na siya in a form of commissions and bonuses, incentives sa mga distributors na who will advertise the product and the business through word of mouth. Yes. Tama po ba? Yes. No? Now, imagine ang ating Indoba nakakarating as far as Batanes hanggang dulo ng Pilipinas. No? Hulusulo. Yeah, dami doon. No? Ang daming in global doon. Pero bahala kayo kung gusto niyo pumunta sa Hulusulo. Now, network marketing is a referral-based business which allow leveraging, no, or multiplication in order to have a residual streams of income. So, selling and building organization with a dozen of putting up degrees. Or, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. No? So, napaka-simple lang to. Pero kung maintindihan mo, that is really network marketing. Or, Ingo ba? Tama po ba? Yes. No? One of the reason our top one is earning millions per month. Because siya, ay merong 200 plus thousand downlines sa ilalim niya. 1% of the 200,000 people's effort equals millions. Tama ko ba? Yes. No? Now, basta't mabuild mo lang maayos, naku kapatid, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw yung future natin dito sa him. No? Network marketing, is it a scam or a scheme? No? Sino po dito sa inyo nag-isip or ganun ang intindi mo or understanding that networking is a scam? Sino yung ganung dati? Raise your hand. Be honest po. O, di ba? No? Nauna po, hindi po natin masisi, lalo na po sa Pilipinas, ang salitang networking ay sobrang gasgas. Tama po ba? Yes! Yes or yes? Yes! Alam mo, dito lang po sa ating bansa na sobrang naawa tayo sa ating industriya kasi tayo-tayo lang din mga Pinoy ang sumisira. At bakit ganito ang sitwasyon ng networking industry sa Philippines? Ang tamang sagot ay ganito po. Wala pa kasi tayong tamang batas in the Philippines na directly nakatutok sa industriya ng networking. Anong ibig ko sabihin? Ganito po. Insurance industry. 35 or 40 years ago, wala pong insurance commission na naitatag ang gobyerno. That's why 35 or 40 years ago, napakarami scam na insurance company. Pero since nagkaroon na ng batas na tinatawag na insurance commission, na hindi ka pwede magtayo ng insurance company pag wala kang ban na 300 million pesos
sa insurance commission na yun. Bakit? Just in case magsarado ang kumpanya mo, ang mga plan holders mo may mahahabol doon sa ban mo, tama po ba? Yes. Alam mong ginawa na yun, nasala na po yung industriya ng insurance industry na sino lang may kakayanan maglagay ng ganito kalaking ban, yun lang yung pwedeng magtayo. Kapatid, sa industriya ng networking, wala pa pong ganun. Yung DSAP na sinasabi nila, Direct Selling Association of the Philippines, is just only an association of direct selling and networking companies in the Philippines. So, association na siya, hindi isa lang sa totally watchdog ng gobyerno, tama po ba? Kasi association na. So, sa madaling salita, to be a member of the association is just only a voluntary, tama po? Yes. Klaro po? Yes. No? So, ang panalangin ko po, tulungan niyo ako panalangin next year election na po, na sana merong isang senador o congressman na talagang maisip nila ng ating industriya. Guys, we are almost 8 million in this industry na po. The direct selling and networking industry. Malaking numero po yan. So, baka may kakilala kayong connection sa isang congressman o senador, no? Na makapaghain ng ganitong klaseng batas, na sana itayo na po yung tinatawag ng Network Marketing Commission, na wala na, sabi natin, darating ang panahon na wala na pong pwede magtayo ng networking company kung wala ka 100 or 200 million. Kapatid, pag nangyari yan, iisa lang tayo sa mga nakatira sa industriya. Kaya ang nangyari kasi ngayon, ganito ang kalakaran sa Pilipinas. Lalo na't pagkaibigan mo yung IT, gagawa ng system, tapos ang laban. O pare, to follow mo na yung professional fee mo. Itayo muna yung system. Ito yung marketing plan. Kuha kayo ng opisina sa Quezon Avenue, 5 square meter na opisina. Na nandun na lahat. Yung whiteboard mo, seminar room, bodega, cashier. 3 steps backward, lumabas ka na sa opisina mo. Papagandahin mo lang yung marketing plan. O dito ko sa amin, hindi ka na magre-recruit, hindi ka na bibenta, yayaman ka. O diba? Kalukuhan, di ba? No recruiting, no selling, kikita. Now, kung titingnan mo, intindin mo, paano mag-grow? Number one question, ganito. Kung no recruiting, no selling yan, saan kukunin yung commission? Di ba? There's so many companies today using the word investment. Ang itanong mo, anong project nyo na pupuntahan yung aming pera para matinatawag na investment? Second, no? Are you a legal company, no, ng ating gobyerno na pinayagan kayo na tumanggap ng investments? Tama po ba? No? So, mag-ingat po kayo, napakarami ngayon, no? Mayroon diyang gold, no? Mayroon ding silver, no? Ang dami, marami, maniwala ka sa amin, no? So the only difference is that networking is just like any take note ha, networking just like any other corporations follows the same structure. The only difference is that in the corporate world, sa mga kumpanya sa labas, the CEO, yung may-ari ng kumpanya, generates the big income from the effort of the persons below. Ang ganito po. Now, sa employment or corporate world, wala po talagang empleyado na mas mayaman siya kaysa may-ari ng kumpanya. Meron po ba? Wala, no? Definitely, the employees are machineries of the boss of the company. Yes. Tama po ba? Yes. No? So, machineries, mahinariya sila. Para lahat ng pangarap gusto nung may-ari ng kumpanya yun matupad. That's why, nagbibenta ka ng talent, oras mo, the CEO pays your talent and your time. Tama po ba? No? Now, the workers do not have the opportunity to earn big as the CEO. Tama po ba? Yes. Tama niyo po? Yes. No? Now, so ito po yung mga
the truth is that pyramid structure is like other sustainable business model across the world. So sa mundo ng pagninegosyo, ayan yung CEO, managers, frontline staff. Sa government naman, andyan yung prime minister, kabinete, parliament. Sa republic government, andyan yung presidente, executive, congress, anong under ng congress? Senator. Andyan yung mga governors, mayors, barangay captains. Tama po ba? No? Now, same thing with network marketing in global. Ikaw po to. Kung structure lang pag-uusapan, pareho lang, tama po ba? Pero, may pero. Sa Englobal, ikaw po to, hindi po ibig sabihin, ikaw to, ikaw downline, bago ka lang pasok, bago ka join, walang chance na malampasan yung kita mo ng upline mo. There's so many, no? First timer, ha? Burahin mo sa isipan mo, kalimutan mo ngayon, na hindi porke kakasaling mo lang ngayon, hindi mo na kayang lampasan yung kita ng upline mo. Kapatid, 100% we guarantee you, kaya mong higitan yung upline mo. Kasi sa Englobal, walang una-unahan dito pasipagat po. Tama po ba? Yes! Yeah. So, I would like to share to you a story. Isa pong top earner natin.